ganda of experiences. Sometimes God allows various experiences in our journey. Why? Because He wants you to cling and trust only to His promises. Ang reaction kasi ng tao pag tumadaan siya sa mga trials, turmoil, laging iniisip niya parang pinapatay ang anak ko ng Diyos. The Bible says in Hebrews 13:5, I will never leave you and I will never forsake you, sabi ng Panginoon. Iiwanan ka ng mga tao na malapit sa iyo, mga close sa iyo, mga kaibigan mo. Sometimes, the very person whom you trusted, they can even betray you and live away from you in times of your problems. But the God whom we serve, who calls you in this ministry, He will never leave you in the midst of your problems. In the midst of your crisis, He will remain faithful to you. That's why in your anniversary, our theme is blessed are those who have faith in God. Mapalad ang lahat ng taong nananalig sa Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, mapalad ka. Mapalad ka. Pag sinabing mapalad, ay buo ang palad. Kaya sabi nila, pag putol ang kamay, kapos palad. Yun ang sabi nila. Ano? Kaya, ang tao na mayroong pananalig sa Panginoon ay blessed like Abraham, our father. In what we read in Galatians 3:1-9, he is the Bible illustration of Saint Paul in the Galatian church. Kaya sabi niya, bakit kayo nakatalik pa sa mga batas? Ipinalaya na kayo dyan dahil sa pananampalataya ninyo kay Kristo. Ibig sabihin ito, ayaw ng Diyos na may umaalipin sa'yo. Kaya nga sabi ko mga kapatid, He will not allow you to leave this place without experiencing total deliverance. Total deliverance. Pag sinabing total deliverance, you are totally free. Kaya ba ng Diyos yan? Na ikaw ay bigyan ng total freedom? Para yatang kayo ay na-over na. Nagutom. Fasting, fasting. Kasi yung atin yung mga nagugutom na eh. Fasting. Sino ang mga gutom, taas ang kamay? Walang magtataas. Hindi dalawang utos, huwag aamin. Kasi yung sabukong utos, pinagdaga ng dalawang. Tatlo pa nga eh. Yung unang utos o panlabing isa, kasi hindi nasunod yung sampo, nagdagdag pa ng tatlo. Anong panlabing isa? Huwag kang magpapahuli. Ang panlabing dalawa, pag nahuli ka, huwag kang aamin. Panglabing tatlo. At ang panlabing tatlo, pag aamin ka, pag nahuli ka, ituro mo ang iba. Ayos. Kaya yan ang tatlong utos na nakikita ngayon na sinusunod ng karamihan. Yung sampo, dinisregard. Kaya, gusto po ng Diyos na maging totoo tayo sa kanyang harapan kasi
sabi ng John 8:31 and 32, kung totoo kayong mga alagad ko, susunod kayo sa aking mga aral, makikilala ninyo ang katotohanan, at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Ibig sabihin, yung total freedom ay hindi malayo. Ano lang ang kailangan? Maging totoo. Ano sabi? Kung totoo kayong mga alagad ko, pag totoo ka sa harapan ng Diyos ngayong hapong ito, totoo ang Diyos na ibibigay ang lahat ng kailangan mo. Amen! Nakalimutan yung pumalakpak. Sa bagay, karamihan kasi senior citizen na eh. So yun mga kapatid, ang sabi ng Bible, kaya ang Bible illustration natin ay si Abraham. Why Abraham considered as blessed by generation and generations and generations to come. At kahit nung una pang mga generations, why they call Abraham so blessed? The Bible says, because of his faith. Pwede rin bang mangyari yun? Eh, sa tema niyo nga eh. Sabi ni St. Paul sa huli, blessed are those who have faith in God. Kung si Abraham pinagpala dahil sa faith niya, ikaw din, ako din, ay pwedeng ituring na pinagpala basta may pananampalatayang katulad ng kay Abraham. Amen! Amen ba? Amen! Why God considers Abraham as blessed in three things? Number one, si Abraham po ay tinawag ng Diyos. Sabihin nyo, tinawag ako. Tinawag ako. Are you sure? Yes. Amen. Amen. Kaya kagabi, meron kaming discipleship night ng mga gwapong preachers dito. Sa pangungunan ni Brother Buddy. Amen. Kaya ang unang tanong ko sa kanila, gaano kayo ka-certain na tinawag kayo ng Diyos para kayo ay mangaral ng Word of God? At na-bless ako sa kanilang mga sinabi. Ba't ako na-bless? Kasi habang sinasabi nila yung validation and confirmation and authentication ng kanilang calling with matching tears sa kanilang mga mata. Sila po ay umiiyak na sinasabi ba't sila nakumbinsi na tinawag ng Diyos because of the authenticity in the veracity of their experiences in the Lord. And I believe na yung emotion na yun ay authentic dahil may kasamang pagluha. Mahirap kasing mag-artista. Kaya habang sila ay nagsasalita, na-feel ko at nadadama ko that they were certain that God among the people of this earth chooses them to share and propagate the Word of God here in Oman. Why? Dahil yung kanilang karanasan is really irrefutable, undeniable. At ang mga karanasan yun na siyang niraratify ng kanilang mga testimonies ang nagiging motivations nila and convictions nila
and passions nila para sila ay tumindig sa harapan at isigaw na ang Diyos na tumawag sa kanila ay si El Shaddai, at ang mga karanasan nila na nalampasan nila, sinisigaw nila sa inyo na nagawa nila yon dahil may pananalig sila sa Diyos na yung Diyos na tumawag sa kanila kung paano sila tinulungan lahat ng makikinig ng Word of God na may pananampalataya kaano man kahirap ang pinagdadaanan, tutulungan din ni Yahweh. Amen! Abraham is certain that he was called by God in 3 P's. Kasi sa Pilipinas may 4 P's. Dito may 3 P's. Dito meron tayong 3 P's. Number 1, what is the nature of God's calling to Abraham? Number 1 P is progressive call. What is progressive call means? Tuloy-tuloy ang pagtawag ng Diyos kay Abraham. Bakit tuloy-tuloy? In so many occasions, God called Abraham in Ur of the Chaldeans, which where is Ur today in modern Iraq. Kaya si Abraham galing po ng Iraq, naglakad, naglakbay papunta po ng Promised Land. Tingnan niyo. And because of that, God considered him blessed. Why? Yung pagtawag ng Diyos sa kanya, sinabuhay niya, tinayuan niya, ginawa niya, lumakad siya. Anong sabi ng James 2:17? Faith without action is dead. Kapag tinawag ka ng Diyos, dapat yung tawag na yun, tatayuan mo. Amen. Hindi mo i-disregard, hindi mo ipagkikibit-balikan. Tingnan nyo ang mga taga-UAE, nag-drive ng 9 hours. Amen! Kung nakaya ng mga taga-UAE yan, kaya din yan ang mga taga-Oman. Amen! Sa anniversary ng UAE. Amen! Dahil ang tao may pananampalataya, wala yung nakikita ng negative, objective yan. Kapag ikaw ay may faith kay Lord, you are an objective person. Sa gitna ng mga problema mo, hindi mo nakikita ang kapangitan. Ang nakikita mo ay opportunity na gagawin ni El Shaddai sa gitna ng iyong kahirapan. Amen! Kaya nga yung mga tao bumibigay sa problema, hindi na objective yun. Ano yun? Subjective na yun. They were influenced by their emotions. At ang sinusunod na nila, yung emotions na nila, hindi na yung faith na dapat ay tinatayuan nila. Pero pag tinanong mo, tinawag ka ba ng Diyos? Parang oo, pero parang hindi. Hindi sigurado. Parang yung isang nagpakonsulta sa doktor, may pukol sa kamay, sabi niya, "Dok, ito eh, i-check mo nga. Lumalaki." Chinek up ng doktor. Sabi niya, parang bukol. Pero parang hindi. Sabi nung nagpapacheck up, "Ikaw naman, Dok, parang ang doktor, parang hindi." Nagtuda na rin eh. Kaya mga kapatid, if you are really called by God, that call is a progressive call. Tuloy-tuloy yun. Hindi yung tinawag ka, nag-backslide ka. Tapos na. No. Still the calling of God is always
repeating in so many occasions of your life. Hindi papayag ang Diyos na matapos ka sa kabiguan. Tatawagin kanya ulit para tumindig at magpatuloy sa paglilingkod kay Yahweh El Shaddai. Amen! Pahina ng pahina na yung palakpak. Ano sinasabi ko mga kapatid eh? Pagutom na. Kaya pa? Amen! So yan ang unang P. Progressive goal. Sabihin ka dito nga ako sa malapit para makita ko yung mga sa Bisaya, mga nagluya. Kailangan na makita ko hindi nagluya, nagbawang. Isang mga Bisaya, deribay ang kamot. O gipakpak ng kusog sa atong buhing na Diyos. Ano yun? Sino mga Ilocano dito? Taas ng kamay. Basta ba di kayo mawa ng tinamnama, kanayon ang kararang kinapo Diyos. Ano yun? Hindi yung hay apo, apay ng bayag sumampit. Huwag po kayong titingin sa tagal. Tumingin kayo sa pangako ng Diyos na hindi nagbabago. The God of you serve is constant. Amen. Amen. Hindi po siya nagbabago. Amen. Tayo lang ang nagbabago. Amen. Pag wala ng pera, nagbabago na ang mood. Yes. Totoo yan. Sasabihin sa sabaw, huwag ako sa aking mainit ang ulo ko. Oh, yeah. Pag inano naman ang asawa, malamig naman. Ibang init talaga ng ulo. Ano? Nakakainit talaga ng ulo. Kaya nung bago mag-pandemic, nakikita ko sa Facebook, ang tinatapal sa ulo, 1,000. Pero nung pandemic, hindi ko na nakita nagtatapal lang 1,000 eh. Kasi basta mainit, dinadala sa isolation eh. So, progressive goal, yan ang unang P. Pangalawang P, particular call. Pag sinabing particular call, yan po ay specific. Tinawag ka ng Diyos sa karamihan. Ano ang sabi ng John 15:16? Hindi kayo ang pumili sa akin. Ako ang pumili sa inyo. Amen. Amen. Sino may sabi nun? Si Jesus. Siya daw ang pumili sa iyo, sa akin. Para ano? Para mamunga. Anong bunga yon? Hindi hubungang araw. Bunga ng ano? Espiritu Santo. Kailan ba lumalabas ang mga pakwan? Ha? Summer. Ibig sabihin nun, kasi malamig ang Diyos ang nag-design noon, lumalabas ang mga prutas na matutubig kapag malamig ang panahon. Napansin nyo ba? Ewan. Lahat ng mga prutas na matutubig lumalabas kapag tag-init. Anong ibig sabihin nun? Alam ng Diyos na mainit ang mga ulo ng mga tao at dehydrated, kaya kulang sa mga prutas na matutubig. Ganyan ang Diyos. Kaya pag ikaw ay may bunga ng Espiritu, pag ikaw ay nagagalit na, kailangan dyan din lumabas ang bunga ng pagpipigil sa sarili. Hindi pagpili bunga lumalabas eh, ano? Bunga nga. Bunga. Kaya yan ang problema ngayon. Reklamo dito. Reklamo doon. Kaya salit na bunga. Bunga nga. Eh sinabi na nga ng Diyos, fear not.
bless din kapag ang faith mo, katulad ni Abraham, na dumaan ka sa progressive particular calling, asahan mo kung paano si Abraham pinagyaman ng Diyos, ikaw din ay pagyayamanin ng Diyos. Amen! Naniniwala ba kayo dyan? Amen! Sinong naniniwala, taas ang kamay? Woo! Walang paka ng Panginoon! Woo! Anong oras na ako? Parang kasi lumampas ako eh. Anong oras na? Hindi pa ako lampas? Hindi pa. Ayan, baka kasi lumampas ako eh. Okay. So, ilang pina? Dalawa. Dalawa. Progressive particular. Particular. Ayan. At ang pangatlong P ay practical call. Practical call. Hindi mo mahirap ang Diyos pag tumawag. Laging practical. Saan ka tatawagin ng Panginoon? In your kahinaan. Financial constraint. In your physical problem. Financial. Ganyan ang Diyos. Practical siya pag tumawag sa El Shaddai. Makikita mo hindi naalis ang mga patutuo. Bakit hindi naalis ang mga patutuo? Sapagkat yung mga patutuo nagbabalidate yun. Na ano? Na ang Diyos dito ay hindi sinungaling. Amen. Nagpapalitin yun na yung mga patutuon na yun na naranasan nila ay hindi po mahirap sa Diyos na isolve ang lahat ng problema. Amen. Kaya pag kayo ay nakikinig ng patutuo, makikita nyo kung yung tao yun, mas malala ang problema sa akin, ako din makakaranas ng kanyang karanasan sapagkat ang Diyos niya, ang Diyos ko, iisa lang. Amen. Kaya, practical call. Practical. Di ba nung araw, meron pa subject sa school na practical arts. Yes. Tama po? Tama. So yung nakaranas ng practical arts, anong ginagawa sa practical arts? Tinuturuan ng mga babae na maglala. Ng banig. Na magluto. Ng itlog. Kami namang mga lalaki, nagagarden. Nagtatanim ng pichay, mustasa, kung ano-ano. Ang mga bata ngayon, wala akong practical. God kids. Bakit? Kakahin lang yun ng practical. Di maghugas na ng plato, hindi marunong eh. Walang practical training ang mga bata ngayon, puro gadget. God kids. Subukan mo naglalaro ng email yan, utusan mo, sisigaw ang kapan yan. Right. Kulang sa practical ang bata ngayon. Eh, nung araw mga kapatid, magsusurvive ang mga kabataan na tinuruan ng practical teaching sa school. Bakit? Hindi yung theoretical yun. Practical yun. Tuturuan ka paano magdilig, mag-igib, magbuhay ng halaman. Pag yun ay aanihin mo, iuuwi mo. Magaganda ang mga turo ng araw. Ay, kung ano-ano mga pinagtututuro, mga kapatid. Napansin nyo ba ibang-iba naman? Yes. Di ba ho? Yes. Ibang-iba nung araw, puro practical karamihan. Kaya noon, bata pa lang, kaya nang magbayo ng palay sa lusong. Kaya subukan mong magbayuhin na, ay ewan ko kung marunong yan. Eh kami noon, yung isasain namin, kukunin pa namin sa... Ano ba yan? Nagaya ng palay na... Bayog. Oh. Yan ang istaka ng palay. Tapos tatadyay mo, yung isasahin lang ngayon, yan ang ibabayo mo.
Tapos tatahiman mo ganun, tatanggalan mo ng palay. Yung ipa. Ipa. Ay, ipa pala. Hindi, kasi may pangalaining. Siyempre, tatahiman mo. Tapos may palay-palay pa yun. Kasi hindi lahat maaano eh. May bigas. Ganun ang bata ng araw pagagaling ng school. Ang bayo. Practical! Kaya ang daming mahina ngayon ng mga bata. Bakit? Kulang sa practical. Nagpapakamatay ang mga bata ngayon, masaktan lang ng konti. Itong araw, ito ang aking buhok dito, pagka yung aking teacher, talagang, kasi ako ang favorite ko noon, talaga, cutting classes. Kaya apat na taon ako sa grade 4 eh. Graduate ako ng high school, 20 years old. Kaya pag kami ay nag-re-reunion sa klase, ay apat ho ang reunion na nag-giggling, classmate dito ka, classmate dito ka, ay apat. Bakit? Apat na taon akong naiiwanan sa grade 4. Kaya kung may masteral, nag-masteral din ako. Kaya doon sa practical na yon, gusto ng Diyos, turuan tayo ng practical. Na ang Diyos hindi mahirap abutin, kausapin, unawain sa gitna ng kahirapan ng buhay mo. Ang Diyos may magagawa pag tinaas mo ang kamay mo na may pananampalataya ka. On that moment, the Lord will answer your prayer. Amen! Amen! At ang pangatlong resulta, bakit si Abraham ay tinawag na blessed? Dahil dumaan siya ng tatlong P. At ang resulta ay tatlong P ulit. Kaya walang pinagbal ang 4 P's. Bakit? 6 P's na wave. Si Abraham pinagbala ng Panginoon and called blessed because of his faith. If you are now surpassed in that 3 P's of God's calling in you, there are corresponding results. Ano po ang unang results pag dumaan ka ng progressive call, practical call, particular call? Ano po ang resulta nun pag nagawa mo yon? Number 1 P is presence of God will be upon you. You will gain the presence of God in your journey. Kaya pag ikaw may faith, easy lang sa iyo mga problema. Why? If the presence of God is always manifesting and operating in you despite of so many turmoil problems, difficulties, adversities in your journey, you can still laugh, smile, and chill because you know that the God who calls you is still going with you in that particular situation of your life. And if you always put your trust on Him, you can see the miracle and the awesome power of God in that situation of your difficulties. Amen! Hindi po sinungaling ang Diyos. We need the presence of God. Sabi nga ni David, in your presence is fullness of joy. Kaya pag yung presence ni Lord nasa sa iyo, lagi kang may joy. Sabi nga ni Father kanina, kahit kulang ang ibig mo, lagi ka nakatawa. Nakangiti. Proverbs 17:22, a merry heart is more than medicine. Walang high blood, walang heart enlargement, sa taong laging masaya.
Amen. Kaya, we need the presence of God in this journey of life. Eh, ang problema, presensya ng demonyo even in sa atin eh. Ano yun? Lagi ka nakasimangot. Pag-isip mo palang sa umaga, uy, demonyo! Gumising ka, sabi sa asawa. Matugang demonyo! Nakita yung anak, uy, demonyito, isa ka pa! Pag bumangon yung asawa, sasabihin, uy, demonya, tumigil ka! Yan tinanong yung anak, saan ka nakatira? Sa impyerno po. Sabi mo ba naman, araw-araw, demonyo at demonya ang maririnig ng bata? Hindi presensya ng Diyos ang nakikita, kundi presensya ng demonyo! Kaya yung kanta ni Lea sa Longga, lupa man ay langit na rin. Kapag ang presensya ng Diyos ay nasa sayo, lupa man ay langit na rin. Amen! Natatandaan ko, na-assign ako ng illegal. Tapos, punta kami ng ukay-ukay. Pili. Nakakita ako ng maong original. Kaya lang ang dumi. Sabi ko, okay pa kaya ito? Sabi noong sanay sa ukay, ay okay yan, Brad. Nindot pa naman. Sabi niya, ibig sabihin maganda pa naman. No? Hindi o, nindot, ibig sabihin maganda. Baka ako kasi iba yung pandinig ninyo. Nindot means beautiful, maayos, maganda. So sabi niya, gusto niya mo? Sabi sa akin, ay, mahal? Sabi niya, ako na magbayad, eh gusto ko. Kasi mga kapatid, inuwi ko. Ang tumi talaga. Pag-uwi ng El Cedey House sa Iligan, bumili ako 10 Tide Ultra. 10? Dami. Ang ginawa ko, yung 10 Tide Ultra, nilagay ko lahat sa palanggana. Inubos ko. Nilagyan ko isang timbang tubig. Inano ko. Ah, yung bulak ang dami. Tapos nilagay ko yung pantalon overnight. Babay. Pag-isip ko ng umaga, pagtingin ko, wow! Amazing! Alam niyo ang nangyari sa pantalon, ang original. Puti. Hindi pala siya kumukupas yung mga dumi. Nakita ko, usang bumibitaw. Ay, matagin mo ba naman 10 Tide Ultra, powerful talaga yun. Kaya yung dumi, hindi natagalan yung power ng Tide Ultra. Sabi ko, ganito pala ang presensya ng Diyos. Pag dito nakababad ang tao, walang kapangyarihan ng demonyo na hindi bibitaw sa tao na sa itaan ng presensya ng Diyos. Amen ba? Kaya pag kayo ay babad sa presence ng Lord, walang rayuma. Amen. Hindi ka rayumatic. Amen. Hindi ka asthmatic. Amen. Hindi ka rayumatic lunatic. Amen. Dahil lagi kang mukhang may atik. Bakit? Sapagkat ikaw ay charismatic. So kapag ikaw ay charismatic, anong ibig sabihin nun? Masaya ka palagi. Because the presence of God is always operating in you. The presence of God is always evident in you. Kaya yung buhay mo, magaan, masaya, happy, and prosperous talaga. Kasi babad ka sa presensya ng Diyos. Yan ang unang B na resulta ng tatlong P. Perfect. Ano po yung unang P na yun? Progressive. Presence of God will go press with you or upon you. You will gain the presence of God. Yan ang isang privilege ng taong may pananalig sa Diyos. Kaya kamapalan,
Kasi yung presensya ng Diyos nasa sa iyo. Aba, sasamahan ka ba ng Diyos pag hindi ka naging kalugod-lugod sa Kanya? Kaya nga yung presensya ng Diyos nasa iyo. Kasi yung faith mo ay naging katanggap-tanggap kay Lord. Kaya yung presensya niya ay validation na ang buhay mo ay pinagpala. Higit na pinagpala at ibang-iba kaysa sa mga. Ilang taon na kayo, nanay, na nasa Uman? Di ba kayo uuwi? Ilang taon na po kayo? 64? Ha? 64 na kayo sa Uman? Ay, 40 years. Ah, 14? Kala ko 40. Mas matibay yung si Brother Master Carter, 32 years na yan. Ang tawag dyan, Pit Malu. Malupit. So yun mga kapatid, the presence of God will be upon you. You will gain the favor, the presence of God. At pag yung presensya ng Diyos nasa sa iyo, tao. Kahit wala kang pera, kaya mo sumaya. Amen. Kahit walang jowa ngayong February 14, masaya ang iyong itsura. Amen. Kahit ang kabalintino mo, si Yahweh El Shaddai. Amen. Amen. Kaya yung mga walang jowa, huwag malungkot. Sabi ni Sister, darating daw. Ay, yan ang malakas ang pananampalataya. Darating! Sino walang jowa, taas ang kamay. Talagang, isa pa ito sa maluwang ang kapatid. Malupit. Hanggang may pananampalataya, hindi mapipigilan ang himala ng Diyos sa buhay ng tao. Amen! Yan ang unang thing na resulta ng progressive, particular call, and practical call. Ano yung resulta nun? Presence. You will gain the presence of God. Pangalawa, you will gain the power of God. Aba, ay pag nabubuhay ka sa kapangyarihan ng Diyos, ikaw ay hindi ina-knockdown ng problema. Dahil ang problema, nasa ibabaw ka. Hindi yung problema nasa ibabaw mo. Na tinatagalan ka na ng problema kapag nabubuhay ka sa power ng Diyos. Gaano man kalaki ang problema, hindi mo yan susukuan dahil alam mo the God of Israel is bigger than your problems. Pag nakikita ko si sister yung ibang lahi, napapa-English ako. Kaya kung may English dahil sa kanya eh. O kaya yun mga kapatid. Kung marami pang mga foreigners, pupuruhin ko na eh. Okay, joke lang ko. Okay, so yun ho ang pangalawa ng P. Power. Power of God. You will gain the power of God. Kapag ikaw ay powerful na anak ng Diyos, lahat ng makamayan mo tataluyan ng power. Amen. Kaya yung mga nangihina, ay, magre-recover yan. Amen. At yan ay muling lalakas dahil naka-transfer sa kanila ang iyong power. Amen. Sabi mo sa katabi mo, ang lakas ng power mo. Ang lakas ng power. Kilikili power. Parang nagtutunan kayo sa power na nalitala niyo. Ha? Hindi pa malakas ang power niyo? Ay, ibang power kasi.
yan naiisip yung mga ito. Ang sinasabi kong power, dunamis power, the power of God, the power of the Holy Spirit that is working in you. Kaya pag malakas ang power mo, pinatawanan mo lang ang mga problema. Hindi ka affected. Dahil alam mo ang problema ay dumadaan lang sa buhay. At iyan ay parang sangkap ng pampasarap. Amen ba? Amen! Ang problema kasi, pag may problema, parang affected na affected. Diyos ko, ako nagka-problema din ako. Ako ng problema ko na mag-LCD ako, break ako ng girlfriend ko. Totoo. Kaisa-isa na yung girlfriend ko, break pa ako. Okay lang sana kung dalawa. Ang problema, kaisa-isa na break pa ako. Tapos yun lang ang talagang pinagpukusan ko ng buhay. Kasi talagang ako hindi ako nanginginan. Ako kasi ako mapastid. Kaya hinintay ko ako na lang ligawan. Wala isipin nyo, totoo yan. Totoo yan. Kasi sa probinsya, pag mahirap ka, tingin sa'yo, basahan. Hindi naman siguro lahat. Kaya lang sa probinsya namin, ganun. Pag ikaw ay wala, tingin sa'yo, kawawa. Aba, pag naligaw ka doon sa meron, ay kaninong anak yan? Mag-isip-isip ka, walang ipapalamon sa iyo yan. Talagang lamon, hindi kain eh. Yun agad ang ano eh. Kaya ako natakot ako manligaw. Kasi una pa lang, alam and identify na mahirap ako, walang babae ang gugusto sa akin. Eh itong girlfriend ko, sa nakita ko sa slum doon, ako hindi nindescribe na ako yung crush niya. Eh, sabi ko, wala nang kawala ito, sure. Kaya ginawa ko, sinulatan ko, kako siguro. Eh, hindi ko natinignan ang mukha. Basta, gusto kong magka-girlfriend, ayos na. Ayun, kamukha talaga ni Soraida yun. Ito. Oh. Ewan ko naka nanonood yan mga kapatid. Eh kasi sa technology ngayon, di ba? So, pag nanonood dyan, hi. So, kamukha ni Soraida. Pero ang maganda daw, nag-iisang anak. Kaya pala. Sabi ko pa ito, ang naging asawa ko, hindi na ako maghihingi. Ayun pala. May baka, may kalabaw. May kalabaw. May kambing. May kambing. Lahat ng kahayupan mayroon pala. May lupa! Sa isip-isip ko, hindi ako maghihirap pag ito na yung asawa. Pero nung mag-LCD ako, pumunta ako ng Maynila! After 6 months, dumadating ang sulat kasi ordinary pa eh. 1988, nagkukwento ako, dearest sweetheart. Walang pawagan ng sweetheart eh. Ako ay nag-EL Shaddai. At ako ay nag-apply mag-choir. Kaya lang, ilang beses ko nag-try, hindi ako matanggap-tanggap. Dahil yung aming gitarista, brother, baka hindi pang-choir yung boses ko. Bakit po? Eh kasi pag hindi ka nauna, nahuhuli ka sa chamber. Pang-preach. Kaya mga kapatid, ang nangyari, apply. Nung pang-sampun try, o sige, mapilit ka, mag-quire ka na nga.
Yung palang kuya na yun, kinukwento ko sa girlfriend ko. After 6 months, na-receive niya. After 6 months, dumating ang reply. 6 months? Ang sabi ko, pumunta ka ng Maynila para mag-ipon ng pera. Para pag nakaipon ka, magpapakasal na tayo. Ang ginawa mo ay, sinuwain mo ako at nag-ilsyaday ka. Sabi ko, Diyos ko, pag ito ang naging asawa ko, mukhang miserable ako. Bakit a-addressin ka sa Panginoon? Aba, sulat na naman ako. Pagbalik, pag hindi ka umalis sa ilsyaday, kalimutan mo na ako. Ang ginawa ko, umuwi ako ng Marinduque dahil nangihinayang ako sa mamanahin niya. Baka maaayos pa eh. Kaya ang problema talaga, decided, hindi niya gusto na i-alisaday ako. Ngayon, eto na. Siyempre, sabi ng demonyo, sayang ang mamanahin niya. Alam nyo, nasa honeymoon stage ako doon sa Ilsyaday. Ay nako, sabi ko, Satanas, lumayas ka. Mas gusto ko nakapiling ang Diyos. Amen. Sabi ko sa girlfriend ko, kung ganon, aalis ako dito. Kalimutan mo na rin ako. Maglimutan na rin tayo. Pero pagtalikod ko, sabi na naman ng demonyo, sayang ang mana. Agay. Sabi ni nanay, patawad. Alam niyo, ha? Umiyak din ako. Kasi, minahal ko rin. At saka, naging tapat ako. Hindi ako naligaw sa iba. Yun lang ang girlfriend ko. Ay, ang problema nung mag-Elsyaday ako, brinake ako. Yun ang unang trials ko. Pero siguro kung wala ang presence ng Diyos sa buhay ko, walang power ni Lord, pakangiyakap ko na! Ang girlfriend ko at sinabi ko, okay, hindi na ako mag-i-Elsyaday, ikaw na ang aking pipiliin. No. Hindi po ako nasilaw sa kanyang mamanahin. Dahil alam ko na ang Diyos na tumawag sa akin ay higit ang mamanahin, tatanggapin ko galing kay Yahweh. At itong pangatlong B, the last but not the least, is you will gain the provisions of God. Kapag may faith ka, yung pangatlong B is God's provision. God's provision. Yung special provision ni Lord na yun, binigay sa akin. Nakarating ako ng England noong 2006. Pag-uwi ko ng Pilipinas, may tumawag sa akin. Sabi ko, hello? Sabi niya, hello din. Sabi ko, sino ito? Ako ito. Hindi mo na ba ako natatandaan? Sino ka nga? Kinuha ko yung number mo sa nanay mo. Sino nga ito? Ako yung dati mong girlfriend. Sabi ko, bakit ka tumawag? Sabi kasi ng nanay mo, mayaman ka na lang. Eh anong, bakit ka tumawag? Mangungutang ako sa alam niyo, biglang ang isip ko, Lord, thank you. Kasi kung siya naging asawa ko, dalawa kaming mangungutang. Alam niyo, bakit ka mangungutang? Nasanlan na yung mga lupain ko kasi nagkasakit ako at yung nanay ko, yung tatay ko, yung mga hayop na ubos na. Tapos, ako may sakit pa. Diyos ko, sa isip ko, praise the Lord. Talaga hindi ako nagkamali na pinili kita, Lord. Kasi kung siya ang pinili ko, caregiver pala ako. Kaya yung provision ng Diyos, mga kapatid, nakatira kami sa squatter hanggang dito ang tubig. Sa takip, walang kubeta. Ang nasa ilalim ng bahay namin dahil mga kawayan, mga tilapia, talaga dito, alamin natin ang lahat.
Totoo? Doon ako naniniwala, nananalangin din pala ang mga kapatid sa akin. Kaya doon sa lugar namin sa Taguig, pag tumingin ka sa gawing kanan, mga pampers. Sa gawing iwa, mga whisper. Kasi mga babae nakatira dito. Dito naman, mga maraming bata. Tapos ang kangkong ganito kalalaki mo. Kaya pagdating ng ako, pagdating ng medyo gabi-gabi na doon, ay nagsasalimbayan ang flying saucer doon, mga kapatid. Kasi pag ikaw ay tinawag ng kalikasan, plastic. Tapos papalutin mo yan, mapalot na palot. Tapos medyo, ano ka, bubuelo ka, hindi mo pa yan, mga kapatid. Tsaka mo makakawalan. Grabe. Kaya pag minalas-malas yung kapitbahay, nakabukas ang bintana doon, tutup lang, mga kapatid. Ako'y magraradyo ng isang umaga. Tumutuloy kasi ako sa Kukulamber 454. Nakabaroon ako. Maglalakatulog. Bilang tinaanan ako, mainit-init pa. Kasi maroon ng madaling araw eh. Mainit-init pa. Nakalabang mo eh. Alam niyo, madalas sabihin ni Brother Mike, lahat ng gusto magkabahay, mag-drawing ng bahay, itaas nyo! Ako naman, hindi ko alam saan ako kukuha ng pambili ng bahay. Basta ako gawa ng bahay, taas ko sa amin! Alam nyo, totoo lahat ng sinabi ng puro linggo. 2007, napagkamalang bagong drug lord. Bakit? Yung bahay ko inabot ng fourth floor. Ang mga katabi ko, engineer, teacher, hanggang second floor, ako fourth floor. Ang tawag sa akin, saan kumuha yan? Preacher lang yan. May provision ini. Amen! I serve the creator of heaven and earth, the owner of the universe is my God. Biglang may nag-message sa akin